Hi guys, welcome dito sa aking channel. This reading is for collective, for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading for collective. You're a person na in control and na-enjoy mo yung life mo, no? Maaring mahilig ka din sa mga party-party pero or makipag bonding sa mga friends mo. Pero may personality ka na tough personality, no? Tough yung energy mo at the same time. Hindi ko nakukunin lahat guys. Mahirap madami. At the same time, may pagka-strict ka dito, no? Or may time ka to enjoy and may time ka din na pag oras ng trabaho ay trabaho, no? Stricto ka. So, siguro guys, may mga kaibigan ka dito na siguro ay under mo, kumbaga sa pagdating sa work, ikaw yung boss, no? And then may mga friends ka siguro dito na tauhan mo or under your supervise, parang ganun ba, no? Kasi mataas yung position mo dito eh. And kumbaga these people respects you a lot, no? And you are a respected person. May pagka-tough lang yung personality mo dito. The way you think ay parang may discipline, organized, and order, no? May order. Kumbaga, disiplinado kang tao, no? Pagdating sa oras, disiplinado ka. That's why you attain this status na top position. So, maaaring meron kang sariling business or else ay malaki pang business, no? Or kung natatrabaho ka, no? In sa government or maaaring politician ka. Kung natatrabaho ka naman sa government or sa company, ay mataas yung position mo. And possible talaga, guys, ay your own owner, no? Or a politician, no? Mga ganun na energy dito. Or stable ka. Stable and grounded as well. It symbolizes also the personality of a person na powerful, no? Na hindi basta-basta. At may pagka-influential ka, guys. Madali mo ma-influensyaan yung mga tao. The way you speak, yung actions mo, words, and the way you talk with other people, no? You have a power with your words. And ikaw yung person dito, guys, na matalino, may boundary, no? Nagsiset ka ng boundary sa mga taong nakasalamuha mo, kahit family mo, no? Talagang ano to, meron kang nilalagay ka na ano, na boundary sa relationships. Kasi alam mo na dapat may limitation, no? Kumbaga, maglagay ka ng boundary para hindi umabuso sa iyo yung mga tao, lalo na sa pagdating sa ano mo, relationship or sa love life, no? Kasi dun ka natuto din, no? Yun yung isang basihan mo, yung sa love life, na the more you give, the more you open yourself sa taong malapit sa iyo or sa taong importante sa iyo or minahal mo, ay the more na magkakaroon ng pag-iisip yung tao na yun na aabusuhin ka. Ganun ka mag-isip eh. That's why you prefer to be
strong and tough inside and out. Kumbaga, sinusunod mo yung mind mo, yung isip mo. You're a person na mind over your heart. Ganun ba? Let's see kung ano yung mga nagpatibay sa'yo dito. What makes you successful and strong? Kung ano yung mga pinagdaanan mo in life. Oh. Merong mga nangyaring pag-uho sa buhay mo. Instability. Yun naman talaga guys. Yun naman talaga guys yung mga nagpapatibay. Nagpapatibay sa tao, di ba? Yung makaranas ng instability or unstable financially. You know, nakaranas ka nun na parang matikwang ka. Parang ganun. Na halos mawalan ka, no? Parang ganun, o baka nawalan ka talaga, no? Na parang nabunot pati yung ugat, no? Nung pinaghirapan mo, o yung ugat ng, no? As in na parang nawala sa'yo yung mga pinaghirapan mo, no? And then you restart again. Kumbaga, bumangon ka ulit. Yun lang, no? Yung mas strong kasing tao, kahit na may pinagdaanan na matindi at talagang worst moment sa buhay nila, ay still hindi sila natatakot na bumangon at magsimulang muli, no? Mas lalo silang tumitibay. Hindi sila natatakot. Siguro guys, yung energy mo dito, ikaw yung tao na madami ng pinagdaanan, no? And then kumakapit ka na lang sa panalangin, sa faith mo, sa God or sa kung ano man yung religion mo, no? Kung ano man yung pinapaniwalaan mo. Kasi napakaraming religion sa buong mundo, no? Ayun guys, yung parang nakita mo yung mga times na yung mga pinaghirapan mo naguho, no? And then nagsimula kang muli. Hindi ka nawala ng pag-asa. Kung ano yung mga natira sa'yo, ginamit mo yon, no? Para mag-expand, paramihin yon. Kumbaga, para magsimula kang muli. Parang nag-transform ka pa into a much stronger, into a more stronger na person. You rise above the difficulties and challenges. Yun. And ang isa sa pinaka tumulong sa'yo dito or nagbigay ng inspiration sa'yo or nag-push sa'yo ay yung faith mo. Dasal or faith mo, no? So, that's your energy. Let's see. Yung happenings naman sa life mo yun. May pinadaanan ka pa dito guys na binitray kay, may nagbitray sa'yo. May nanraidor sa'yo, may nabackstab sa'yo. And you're waiting for something. Ano ba yung inaantay mo? Regarding sa nagbitray sa'yo. Na ma-discover yung or lumabas yung totoong kulay niya. Yun yung gusto mong mangyari dyan. You are waiting this, for this person to be exposed.
Pero hindi ka taong brutal, girls, no? Na kahit binitray ka, parang inaantay mo lang yung karma sa tao na yun. Or may exposed. Parang hindi ka yung taong vindictive na will do anything to take revenge or to crush that person na gumawa ng kasalbayan sa kanya. Iba-iba kasi yung tao, guys, no? Merong tahimik na nasa lubang kulo, no? Meron ding tao na madaldal, pero parang ampaw ba, no? Walang laman. Meron ding tao na masalita, or parang katulad ni Duterte ba, diba? And then, talagang yung sinasabi, yung sinabi yung patayin talaga, no? Kasi roaster yan si Duterte, kaya may pagka-brutal magsalita, tsaka yung, diba, yung actions niya. Talagang pag sinabi niya patay, di ba yung mga adik pinapatay niya? O, oh, di ba? Pag sinabi niya patay roaster yan eh. Malupit yan eh. And, meron din tao na tahimik, pero yun pala, kaya tahimik kasi takot. No? May mga ganyan. So, iba-iba yung personality. So, hindi ibig sabihin na pag tahimik yung tao, malalim or mapanganib na. No? Iba-iba yung tao eh. No? Hindi lahat ng tahimik ay mapanganib or malalim na klase ng tao. Yung iba, takot lang, no? Takot lang magsalita or nahihiya. So, yun. Yung iba naman, yung madaldal naman na iba, ay puro bunganga, no? Bunganga lang. And yung iba naman na masalita pag nagalit, yun. Doon mo makikita yung kung ano yung tunay nilang pagkatao. Kung gano'n sila ka, kung ano yung personality nila, no? And meron din na sinasabi niya yung bagay na yun and then ginagawa niya, no? So, iba-iba yung tao. Iba-ibang personality. So, ikaw dito, guys, parang may inaantay ka na ma-expose yung person na to na nag-betray sa'yo. Let's see kung sino tong person na to. Parang, let's get more card. Sino ba ito? Eh, ito nga yung nag-betray sa'yo. Pero, kaano-ano mo ba ito? Connect mo or what? Wala ata. Yun o. Siya nga yung person na kina-cut off mo sa buhay mo, guys. So, maaring person mo to, no? Inaantay mo na lang ma-expose or lumabas yung katotohanan, no? Sa person na to, sa ginawa niya sa yung pag-betray, pero kina-cut off mo na siya sa buhay mo. This person ay malapit sa'yo, or this is your lover. Hindi ko masabi kasi walang lumabas ng the lover's card here. Sino ba itong tao to? Ah, lover mo nga, guys. Minahal mo to, guys. Yung nagloko sa'yo. Yung nag-reitero sa'yo, minahal mo to eh. Minahal mo to ng sobra, guys. Tinuri mo pang the one, or may soul connection kayo, or soulmate, kung naniwala ka sa soulmate. Tinuring mo pa itong pang forever mo na eh. And pinasakit na yung ulo mo, guys. Pero naka-recover ka na eh. Parang ang bilis mong bumangon eh. Ang bilis mo, pag nadapa ka, ang bilis kang mag-bounce back, no? Ito yung person na maaring sinabihan ka ng masasakit na salita, or parang minaliit ka, no? Minaliit ka nitong person na to. And then, you rise up. Hindi mo pinayagan na yung mga pangmaliit sa'yo ng person na yun ay pipigil sa success mo o sa mga kung ano may gusto mo sa buhay. And alam mo, walang magandang intention yung tao yun. Tinraidor ka lang. And minaliit ka pa, no? Gustong atakihin yung self-esteem mo. May mga ganyan tao, ah. Kasi nag-insecure yan, no? Lalo na siguro nakita yung, kung nakita niya yung mga nagagawa mo o yung mga skills and capabilities mo, no? Na you could do great things. Tingnan mo yung status mo, di ba?
you are at the top position. Dahil init yan na gifts mo, yung mga kakayanan na meron ka. And this is your wish fulfillment. Kumbaga, ito yung wish mo na nag-grant, no? To exposed. Mag-grant, no? Kung hindi pa nag-grant. Mag-grant to na ma-expose yung person mo dito sa mga ginawa niya, panraidor. Ma-exposed and siguro para mapahiya or what, kung ano may yung intention mo dito para, let's see kung ano ba yung gusto, ano ba yung wish mo dito na mangyari sa person na ito, maliban sa ma-exposed. Ito na nga lang. Na maging unfortunate siya. Na hindi siya maging maswerte or dadanas ng misfortune yung person na to para matigil yung pagyayabang niya, no? Tingin mo mayabang yung person na to eh, no? Mayabang at mapagmataas. Egoistic and salbahe. Pwede din, no? Or parang walang awa, no? Or may pagka-tyrant. And with this lizard ay parang ano siya, yung parang lizard na 'di ba yung mga kasabihan na yung tuko daw, 'di ba? Na kumakapit, no? Yung mga taong tuko, yung sinasabi nila dun sa fishport dati. Pag alam nila na magbibenta ka ng isda, kunwari maghango ka ng isda, may ganun eh. Maghango ka ng isda, tapos may mga kukuha ng loob mo. Kumbaga, may mga magdidikit sa'yo ba? Mga ganun, no? Para manipulahin ka, no? Para kunin yung loob mo, and then dayain ka pa, no? May mga ganyan eh. At may mga, yun nga, or kaya either ay isahan ka, nakawan ka. No, yung mga ganun ba? No, ganung attitude na in short, plastic. No, makuha lang nila yung gusto nila. Magkaroon lang sila ng gain sa pakikipag mabutihan sa'yo. Pero plastic yung pagkaharap ng person na to para sa'yo. Gusto mo ma-expose to eh. Kasi alam mo para siyang kamilyo na no, nag-iiba-iba ng anyo, nag-iiba-iba ng kulay, depende sa kausap niyang tao, no? So, ayun. Ayun yung gusto mo dito. Gusto mo ma-expose yung tunay niyang kulay. Possibilities here. Nagsasucceed ka, guys. And we have here the 9 of cups. Magtatanggumpay ka, no? Ma-expose to yung person na to and dadanas ng misfortune dahil sa ginawa niya sa yung panraidor at yun nga, ka-traidoran and ka-plastika, no? May kinuha lang siguro sa iyo tong person na to. At pag kinausap pa nito, napaka-confident pa nitong person na to eh. Confident and may pag-astigin pa yun eh. Yung madala ka, no? Sa salita niya. Yung bravo, no? Sabi yung bravo, ang galing mo. And this person will be trapped in its own foolishness, no? Yung ba matrapped in fear to dahil sa mga kagaguhan at katarantaduhan na ginawa niya. Mapuno siya ng takot inside, no? Na mawalan siya ng direksyon, no? Parang matrap ba siya, no?
na hindi niya na maitago yung tunay niyang pagkatao or personality. Yan yung gusto mo dito, ma-expose to eh. At dumanas ng misfortune eh. Kumbaga makaramano, yun yung hiniling mo dito. So, isa lang yun. So, ayun lamang for this reading right now. Sa mga baguhan po dito sa aking channel, please to subscribe. At huwag po ninyong kalimutan i-click ang bell button. Nang sa ganun ma-notified kayo sa masunod na videos ni upload ko. At paki-like naman po at paki-comment na din sa ating comment section box. Lalo na sa mga naka-resonate sa reading na ito.